Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sea. I keep you with me in my heart. You make it easy. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming. Lucky I'm the lucky one you worship and adore. Mga magulang, kapatid, kaibigan at mga piling panauhin, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay naririto ngayon at nagkakatipon hindi lamang upang maging mga saksi sa kasalang ito, kundi upang makibahagi din sa mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ni na Tatay Jose at Tatay Jose Senior at Nay Evelyn. Kaya't aming inaanyayahan ang bawat isa na manatili sa diwa ng paggalang at pagsamba upang lubos nating matamasa ang mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you.
so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word. At pati mga kaibigan, ang kasal ay kasabay na itinatag ng Diyos na kanyang likhain ang tao. Ito ang pinakamataas na relasyong mayroon tayo na sa ibabaw ng lupa. Pangalawa, sa relasyon natin sa Diyos. Ang kasal ay kapahayagan ng malalim at dakilang layunin ng Diyos para sa buhay ng kanyang mga anak. Away somewhere.
aking hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, iibigin ka mula noon hanggang ngayon. Mula ngayon hanggang dulo, ikaw. Anyway, so una, marriage is a union between a man and a woman. Pangalawa, marriage is a union that must be protected. Nakakalungkot sapagkat sa panahon ngayon, ang kasal ay tila isa lamang, parang sabi nila, papel lamang yan. Kasi under the covenant of God, but under the signature of the, ano yung, the, yung, ano yan, legal paper. Ito na tayo, pakasal. Pakasal tayo. Legality ang inahanap. Kaya pag, halimbawa, legality. Magkahiwalay po yun. Ano po? Kasi yung legality, there will be a time na kapag ayoko na sa'yo, pwede kong punitin ang papel na yan. Pwede kong ipasura ang papel na yan. Doon po, sa covenant making, once na nagsumpa kayo sa harapan ng Diyos at ng tao, carried po yan sa harapan ng Diyos. Pinagtitibay po yan. At ang tawag po dyan, dapat maprotektahan siya. So, dahil this human relationship is the one we have for our parents. So, halimbawa, yung mga tayo, sila mamay, papay, nung kanilang kabataan, meron po silang sariling pamilya. At sila'y nagpapasakop doon sa kanilang mamagulang. Nung sila'y nagpasyang mag-asawa, nagdesisyon silang sila naman ay gumawa ng sarili nilang pamilya at kailangan nilang magpasakop una sa Diyos, mga legality. So kaya po, maingatan po dapat yan. Pangalawa, it must be defended and preserved. Ang sabi dito, sa verse 8, Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wife because your heart were hard, but it was not this way from the beginning. Kapag alabawa ang mag-asawa, ay yung sa mag-asawa, merong nangalunya, merong parang nang, nag-ano sa iba. So, ang tawag doon, marital unfaithfulness. Parang nangalunya siya, parang sabi dyan, ang bahay. Nangapit bahay. Kaya meron po sa 10 utos, huwag mo nga, huwag maangkinin yung pag-aari na ng iba. Kahit ano, limbawa, pag-aari ko yung aking asawa, pag-aari ko siya. Meron pa akong mga iba, yung ari-arian, mga hayop. Halimbawa, yung hayop, halimbawa, yung aso ko, kaya manok ko, nakalipat sa bakuran mo. Ay, yung iba ay nasa bakuran ko na amin na. Hindi po, hindi mo siya pwedeng arihin kasi mayroong may-ari dyan. Yun po yung sinasabi doon sa 10 utos. Huwag yung aangkinin, yung hindi iyo. Kasama doon yung asawa. Ano po? So, ang sabi dyan, pwede pala. Pero ang issue doon, ang sabi niya, kapag yung hiniwalayan ko, halimbawa ang aking asawa, hindi pwede ako mag-asawa uli. Yun po yung batas ng pinanukala ng Diyos. Bakit? So, paano yun? Doon nasisira yung covenant ng Diyos. Kasi tinuruan tayo ng maka,
ano yung makabagong pamamaraang kaisipang pagkasal na legal, na parang merong legality. Mas kada yung mga kao, lalo bagong karigos nga siya. Okay na yan. Maghapo, dahil naiisip so kalamkansik mura. Kaya on sinda sa romantic stage. Mas kinanaparong niya ng gano'n may putok nga siya. Dahil ba niya? Sabi, pata na sa romantic one ako gano'n nga siya. May gusto, nung sila umpalan ngayon. Pag muna ko ngayon, ugaring nga siya, kung malinigo, ugaring nga, kung sa'yo nga mahiling, kung sa'yo nga hinulso, yaw nga duman siya, palso, yaw nga so. Ugaring nga sawa, kung sa'yo nga sa'yo maghuba. Marirealize nyo na yung meron siya pala, makikita nyo na yung mga totoong kung sino siya. Yeah. Kasi nung nagliligo, hindi niya man yan sabihin, may nagliligo nga, pagdating, wapong-wapo eh, oh. Forma-forma na lang pag-uli, ilingon mo ang kwarto. Susgar kinura. Magari, day ma katurugan kaya no. Nakaya niya yung mga ganyan. Day mo man ang arat, day pa man. Pero pag nag-ibahan na ka mo in realization state, duman kaya kumagong ka, ang decision mo perme, gari ka para o mabaga. Sa para o ma, day ma pwede magreklamo. Ano man daw ito, madugi o. Madugi. Amuyahan siya, maski duman sa bagay, na dahi kamuya-muya. Halimbawa, si Mr. mo palang pang ano, medyo ditahinan, may amoy palang ngayon mo. Maski anong kuskus ko ngayon sa kilipili, yung manggilang yung paro. Ano ka mong mundo? So, tapos na nostalgia. Alam mo yung nostalgia? Nagilingan ka mukhang dati mong suin at nakras mo, nakaistorya. Kumusta na kaya? Marika pong asing suho na dumang ka nagbabasol-basol, malay ko nga isiguro iyon sa nang inaagong ko. Pero ka naging hitso ano eh. Ibayaan ka na, ano yung kamang imali na nga ni kaya? Ibabaya-bayaan ka na baga ha? Sorry, nagbabasol-basol. Pag, ng pag-ibig at katapatan mo kay Nanay Evelyn, narito, kunin mo at isot mo muli sa kanyang mga kamay. Kasama ng iyong mga pangako. Yan. Itataw mo yun yung pangako. Kapin mo ang sing-sing bilang tanda ng aking patuloy na pag-ibig. Ikaw ay aking patuloy na mamahal. Patuloy na mamahal. Patuloy na iingatan. Patuloy na paglilingkod. Habang ako ay nabubuhay. Palakpakan ka si Pai. Nadanog nindo yan. Pangako mo kit. Iso abang pigsusulot mo yan. Ano? Tanggapin mo. Ano pa ka? Ate. Ate. Tanggapin mo ang singing ito bilang tanda ng aking patuloy na pag-ibig sa iyo. Ito'y pag-ibig, ito'y pag-ibig na inaalay ko sa iyo. Hindi lamang sa aking kalakasan, kundi sa kalooban na rin ng Diyos. Kalakip nito ang aking pangako na ikaw ay aking patuloy na mamahalin, patuloy na iingatan, patuloy na paglilingkuran habang ako nabubuhay. Palakpakan natin yung mga iyo! Di pa kumadas man. Iyo. So, amin na po pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Ayaw na rin sa iyong ipinapahayag. Kunin mo ang mga ito at ipagkaloob mo kay Nanay Evelyn kasama muli ng iyong pangako sa kanya. Pagpalain at pasaganain nawa kayo ng Diyos. Sundan niyo tayo.
ay binigyan. Tanggapin mo. Ang simbolo. Ang simbolo. Tanda. Ang pagpapala ng para sa akin at sa iyo. Ipinapangako ko din ang lahat ng kalumpiyaya ay iaalay ko sa ang pagpapala ko. Ang pagpapala ko. Magiging pagpapala mo rin. Ang pagpapala mo rin. Ang yaman ko. Ang yaman mo magiging yaman mo rin. Magiging yaman mo rin. Ang kagalakan. Ang yaman mo rin. Ay kagalakan mo. Ang yaman mo rin. Ibigay ko ilang sa'yo. O, sabihin mo may ha. Nasasabihin ka pa habang pinag-resibihin mo. Okay. Pek. Tinatanggap ko. Ang simbolo. Ang simbolo. Tumuli. At matapat nakatiwala ng mga ito sa iyong harapan, sa iyong harapan at sa harapan ng Panginoon. Oh, palakpakan natin sila. Ayan. Okay. Patugtugan na isang so sindi yun. Ayan. Pwede na. Ayan. Ayan. Siguro narong dumampan ni Paya ito. So, kanta na yan. Anong pagkanta? Woo! Pwede na pong ilagay yung chord. Hindi ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap po ginhawa pa asang may kasama ka. Balabal ko ay sagisag ng katapatan o karapatan at pananagutan sa mag-asawa. Ito ay nasa ulo ng babae sapagkat sukat siya nagpapasakop sa kanyang asawa ang lasa ng Diyos na magtaguyod sa kanyang asawa. Ang bigkis ko ay sagisag ng pagkakaisa ng mag-asawa. Mula sa mga oras na ito, sila ay hindi na dalawa kundi isa sa mitiin at layunin sa harapan ng Panginoon. Sumari na pong ilagay ang ribbon, yung ribbon bearer. Ang ribbon ko ay sagisag ng isang regalo. Regalo ng Diyos ang babae sa lalaki at regalo ng Diyos ang lalaki sa babae. Ito ay dapat pag-ingatan at maalagaan ng mabuti. Nanay Belen, sa muli, sa harapan ng mga tao at ng Diyos, sa loob ng 50 taon mula noon, kung paano mong ipinangako sa harapan ito ng Diyos at ng mga tao. Sa muli, nais ko pong tanungin kita, buong puso mo bang muling ipangapatakop ang iyong sarili kay Papa Jose na iyong asawa sa lahat ng bagay, kung paano mong ipinapasakop ang iyong sarili sa Panginoon si Kristo? Opo. Ipinamangako mo rin ba muli ikaw ay makikipag-isa kay Jose, maging katuwang kanyang muli sa, na, at papahalagahan mo siya ng higit sa lahat maliban sa Diyos hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan? Opo. Muli mo bang tinatanggap si Tatay Jose sa harapan ng tao, ng mga taong ito at ng, sa harapan ng Diyos bilang iyong asawa ng tipan sa harap ng Diyos at ng tao? Opo. Maaari mo bang saysayin ang mga bagay na ito muli at maiparinig sa lahat ang iyong pagmamahal sa harapan at sa harapan ng narinito? Anak, nasa pangyarihan sa oras na ito muli itong ang pagmamahal ay tapa si Papa Yuti. Puti.
mula ngayon at magkakailanman. Amen. Payose, upo o hindi lang para ano? Para hindi na mahaba. Okay. Payose, buong puso mo bang muling pinapangako sa harapan ng mga tao at ng Diyos na si Evelyn, ang iyong asawa, ay muli mong mamahalin at iyong paglilingkuran? Pinapangako mo rin ba mula sa oras na ito, sa harapan ng mga tao at ng Diyos, na muli na siya'y iyong pag-iwalayin na kaya? Opo. Maaari mo rin bang saysayin ang mga bagay na ito na naririnig ng mga tao sa harapan? Opo. Ibili. Maybaba. Asan ba si Pastor? Pastora, dito po tayo. Ang iyong at papala, bukas na biyaya, bukas na pintuan ng mga kalangitan mo. Sa patuloy na pagsama mo sa buhay na mag-asawang sina Jose, Senior at Evelyn. Wala po kaming anumang maibibigay liban na kayo po ay maibigay ninyo ang pangangailangan po nila. Wala kaming may papala liban kayo po ang magpala sa kanila. Yes, God. Ang Diyos na patuloy kayong magmahalan. Patuloy niyong ipadama, may patuloy niyong padama o pagmahal sa iyo, sa bawat isa. Amen. Sa inyong pagsisikap at pagpapagal, pagpalain nawa niya ang mga landas ng iyong patuloy na tatahakin bilang mag-asawa. Nawa ay patuloy na malago, maging malago, managana, ang lahat ng iyong sambahayan. Pakaingatan nawa niya kayo, panatilihin malusog ang iyong pangangatawan. Gamitin nawa niya kayong mga patutuo ng kanyang kabutihan ngayon at habang kayo ay nabubuhay. Minsan pa, Ama, aming pinagpapala sila Papa Jose at Nanay Evelyn sa iyong harapan at sa harapan ng mga tao. Ito po ang aming dalangin sama-sama na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Harapan natin ang Panginoon. Ang pinakahintay nating lahat, Papa Jose, Senior at Evelyn, muli sa ikalimang pong taon ng inyong pagsasama bilang mag-asawa, muli kong ipinarahahayag bilang mag-asawa sa tipan at sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Ang pagpapalay sumain niyo muli sa oras na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kaibig, mga kapatid, isang kagalakang muling ipakilala sa inyo ang mag-asawang sina Papa Jose at Nanay Evelyn sa tipan at sa harapan ng Diyos at ng tao. Palakpakan natin sila at purihin ng Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya sa piling mo. Salamat po sa natapos na kasalan ni Kay Ote at sa kaninay Evelyn. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo. Salamat po sa pag-iingat niyo sa kanilang dalawa. At ikaw po ang aming pinapasalamatan sa mga biyaya na aming tatanggapin. Yes, naway maging kalusugan at kagalakan namin ang
mga biyayang ito at ikaw po aming pinapasalamat. Pagpalain mo rin po sila ng marami, Ama. Sa iyo nararapat ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Amen to that. So thank you so much, Pastor. Okay, so ilang... I first saw
FBI team song na Wagasan Wishers. Pinalista na po ito sa akin kanina. Ito po yung mga taong lubos na nakakakilala kay Tatay Jose at kay Nanay Evelyn. So, para po magbigay ng unang mensahe, let us welcome Mr. Joselito Barroso, ang firstborn child ni Tatay Jose at ni Nanay Eve. Nasa Gabos. Una-una sa... Kina Pastor. Ayaw sa'yo? Naging instrumento para matamang itong ating ano, okasyon. Tapos sa ating mga kasama sa church, sina Pastora. Present. Thank you po. Sa mga bisita na nandito, maraming salamat po sa inyong presensya para maki-join sa 50th anniversary ng aming magulang. Papasalamat po ako sa aming magulang, kay mga kipa, sa siyempre sa pagbigay ng buhay sa amin, kasi kung wala sila, wala po kami dito. May na siming naglang aming magulang, kasi sa simula sa pagkabata namin na sila po ang nagpakahirap para kami mapag-aral, katapos ng pag-aaral hanggang sa mag-asawa, nandiyan pa rin sila para tumulong, financially man, spiritually, silang bibigay sa amin ng kalakasan para siyempre sa aming mga kanya-kanyang pamilya, ma-ano namin yung pagkapalaking ginawa nila sa amin, pagmamahal pati sa mga bata, para maging inspirasyon namin sa aming pagpamilya. Kaya maraming pong salamat, ma. Alam ko na lang nangigyan kami po dyan sa kwarto. Kung papiliin man kami nilalit na ng magkaroon ulit ng gulang, siyempre sila pa rin po ang aming ipiliin. Kasi sa sacrifice yung ginawa nila sa amin. Salamat po. Sila. Thank you. Sino po lang magbibigay ng mensahe? In behalf po sa akin, pwede kong tawagin yung kapatid ko na si Marlene Mendoza. Pastora ho yan. Pagpalat maganda kong po sa akin lahat. Tulay nga na ang pagkakataon kong ito ay hindi po ito aksidente. Ano po? Ito po ay kalooban ng Panginoon na kami ay maka-attend sa 50 years wedding anniversary ng aming kapatid. Kami po ay, una sa lahat ay lubos na nagpapasalamat sa aming kapatid na ito, sa mag-asawang ito, si Mimi Ate, na kami po ay siguro mapapansin po nyo na kami po ay dinirang magkita-kita. Ngayon lamang po nilog ng Diyos na kami po ay magkita-kita. After 25 years, 28 years, kami po ay nagkita-kita ngayon. Kaya salamat po sa Panginoon dahil tunay, sabi na po ng ating pastor kanina na ang lahat ng bagay na ito, sabi nga, all things work together for good. Ito po ay nagkakalapit-lapit at nilulugyos ang mga tayong dakong lugar na may mga pagkakataon na nilulug niya na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mahal sa buhay, ay magkaroon ng unity, pagkakaisa, ano po. Kaya salamat sa Diyos dahil hindi po huli ang lahat. Na ito pong pagkakataon na ito po ay naniniwala po kayo na ito ay plano ng Diyos sa ating lahat. Pati po yung ating mga kababayan na ngayon po ay nagkita-kita na po kami na meron ng mga matatanda na medyo malihina ng mga katawan. Subalit, salamat sa Diyos. Tuloy nga na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional at hindi talaga nagbabago. Walang katulad, walang kapangkat. Ano po? At ngayon po ay kami po ay natutuwa at nagpapasalamat. Ang mag-asawa po ito ay pinagkalooban ng Diyos ng mga anak, manugang apo, na talagang nandun yung puso na pagmamahal, pagmamalasakit. At ganito nga po, kung tatanungin po ang mag-asawa ito, wag na lang ng ganito. Ano po? Subalit, ang kanyang mga anak, mga manugang na patuloy na nagmamahal sa kanila, na alam ko na sila po ay pinalaki sa tamang tungkulin, ulay may takot sa Diyos, at pangalawa,
sila po ay may mga anak na mapagmahal at may pag-alala sa magulang. Ano po? Tunay nga na ang buhay po natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Kaya marapat lamang po na samantalahin po natin ang pagkakataon. Katulad po nito tayo ay mga kapatid. Malasaya nga po na po ang inyong pastor. Ano po? Pero salamat sa Diyos dahil kami po ay anim na magkakapatid na babae. Ngayon po wala lang po ang aming panganay. Kami po ay nandito ay lima. Ito po yung isa, si Ate Lilia, si Linda. Unang wala, si Ate Lilia, ito po ang pangalawa. Tapos si Linda, ako, at yung aming bunso, yun po. At ngayon po ay may nakita po akong kapatid, Limonicote. Si ano po, si Nate, si Adalawa. Kaya ito po ay napakabuti ng Diyos dahil pinag-along na rin ang kapatid nito, si Bing at si Limonicote. Kaya salamat sa Diyos, nawa ay hindi lang ito yung mga panahon o pagkakataon na tayo ay nakikita-kita. Ano ba? Salamat sa Diyos at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil mayroong mga anak, mga apo, mga manugang na magaganda. Isipin niyo po, sabi nga ang mga anak ng Diyos ay magaganda. Kung nga pumunta sa malayo, ibig sabihin, walang adventure, ito ini-invite namin na mama, salamat tayo, pumunta sa malayo. Ayaw niya, pero eto kami ngayon. Sa mga araw ng bukas, yung ngayon ay malakas. Hindi natin alam sa araw ng bukas, ano po? Kaya salamat, Ben. Mahal ka namin. Naririto kami para ipadama sa iyo. Wala man kami malaking pera o anumang material. Pero yung aming pagmamahal ng Diyan, hindi pa huli ang lahat. Ano po? Kaya salamat po sa Diyos. Maging yung mga nakiisa sa okasyon ito. Salamat po sa inyo lahat. Sa Panginoon. Ngayon na ang walang imposible sa Panginoon, walang hindi makapangyayari sa Diyos. Malay natin, biglang makalakad yan. Ano po? Kaya tayo'y pumalakpak dahil alam natin na ang Diyos ay lagi nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ano po? Kaya salamat sa Diyos at sa pagkakataon ito, binigyan nyo kami ng pagkakataon na makabati, makakumusta sa mga hindi pa namin nakikita. At higit sa lahat na aming nakasama ng aming kapatid. Sige pa, marami kong salamat sa inyo. Hello po kay Kaya. Hello po. May ano to si Ana, si Avia. Palakpakan po natin si Avia. Teams up mga kaibigan ng ating newlywed. So we really do hope that all of you are lumalabas. Palakpakan naman po natin the bride and the son's dance. Mother and son dance. Palakpakan natin si Lilwen. Yan.
kausapin mo naman si Lola. Yan. Okay, ladies and gentlemen. Okay, Barangay Busdak. Tama ba, Ma'am Grace? Ay, hindi po. So, dalawa na lang. Barangay Pigkumuhan ng Barangay Langatol. Nako, dalawa na lang. Okay, si Ma'am. Mga anong pangalan? Pigkumuhan. Okay, Barangay Pigkumuhan. Tama po, Ma'am Grace? Ay, mali. So, walang nanalo kasi tatlo lang naman yung option. Okay, sa Malangon, baka ma'am. Ni Nanay Evelyn. Letter A, grapes, social. Letter B, saging. Okay, saging. Nanay Evelyn, tama ba yung saging? Ah, yan. Siyempre, golden, yellow. Ma'am Grace?
meron na price. Saging daw po ang paborito. Nay, anong luto ng saging? Ano? Sinog na saging lang. Okay. Anong saging? Di ba iba-iba yung saging? Saging na saba? Anong klaseng saging? Laki yan. Trip to Jerusalem yan, Nay. Okay, trip to Jerusalem. Okay. Ano natin yung ano natin, tower girls? Di ba ka, baby? Di ba ka, baby? Pagano, guys. Okay, number 3. Sure na ba yan? Oh, deal or no deal? Deal? Okay, so deal ka na dyan. Okay, hindi mo na yan papalitan kasi meron pa tayong 1 and 2. Wag na. Yan na, so deal ka na dyan. Okay na? Yan na natin. Ipakita mo sa kanila kung ano po ang nakasulat, ha? Ipakita mo sa kanila. Okay, number 1. Sure na yan? Okay, so, dito ka. Eto muna. Yan, better luck next time. Palakpakan natin si nanay. Okay, wala pa sa kakakuha ko. Pakita mo sa kanila. Yan. Palakpakan natin si nanay. Congratulations. Ayan na yung mahiwagang ampaw. Nanalo si nanay. Thank you.
Yeah, yeah, give me a second.